Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago po simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay naiiba naman ito. So, nanggaling po ito sa ating isang subscriber at sasagutin po lang natin ang kanyang katanungan sa pamamagitan ng aking pagsaliksik. So, narito po ang kanyang katanungan. Madam Stella, labas sa DNA test, meron bang ibang paraan para malaman kung ako ba ang ama ng aking anak? Sana mapansin niyo po itong aking katanungan. Maraming salamat po. So guys, ang katanungan ng ating isang subscriber ay huwag na po nating banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy, ano? Kung meron pa raw bang ibang paraan labas sa DNA test kung paano malalaman kung sa kanya ba raw yung kanyang anak. So yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago natin simulan, disclaimer lang po. Ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming salamat po. So, simulan na natin. Guys, bukod sa DNA testing, may dalawang paraan upang malaman kung ikaw ang biological na ama ng iyong mga anak, bagaman ang mga ito ay hindi kasing tumpak ng DNA na tinatawag na testing, kumbaga. So, narito ang dalawang mga halimbawa, no? Ang number one, blood type matching ito. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng blood type na maaring makita kung posible kang ama, ngunit hindi ito nagbibigay ng tiyak na sagot dahil maraming kombinasyon ng blood type ang maaaring magtugma. So, bagamat may mga pagkakataon na ang blood type ay maaring magbigay ng idea, hindi pa rin ito sapat upang patunayan ang paternity o ang iyong pagiging ama. So, ang ibig sabihin guys, meron man, bagamat may mga pagkakataon na ang inyong blood type ay anong tawag dito, yung magkatugma, no? Ngunit, hindi pa rin ito patunayan na sapat na ikaw pa rin ang ama ng isang bata, no? Ang mga blood type kulad ng AB, O, no? Yan po ang mga blood, no? A, ako naman, O, blood type O ako. So, merong blood type O, blood type B, at saka A, at saka AB na tinatawag. Ay minamana po sa mga specific na genes mula sa mga magulang. Sa ilang kaso, ang blood type ng isang bata ay maaaring hindi tumutugma sa inaasahang kombinasyon ng blood type ng mga magulang. Ngunit, hindi ibig sabihin na hindi ikaw ang ama rin ng bata. Kaya kahit na tumugma ang blood type ng bata sa iyong blood type, hindi pa rin ito sapat na ebidensya ang pagiging ama o paternity na tinatawag. So, yan po guys, ano? Na kahit magkatugma ang inyong blood type sa iyong mga magulang, ay hindi pa rin ito 100% na ebidensya na pagiging ama. At hindi rin, kahit hindi rin ano, pariho ang inyong blood type, no? Halimbawa, mga magulang ay blood type O, tapos naging B yung anak. So, hindi rin po mapapatunayan na hindi mo anak ang bata. So, yan po. Ang makapagpapatunay lamang po ay ang tinatawag na DNA testing. DNA po. Yan po ang tumpak, no? So, yan po yung una, blood type matching. Ngunit, sinasabi ko na, hindi po ito sapat na maaring magiging ebidensya ng iyong ebidensya. So, kailanganin pa rin natin ng tunay na DNA testing. At ang number 2 naman na pwedeng masabi natin na merong ano no, yung anak mo. So, ito naman yung tinatawag na physical and behavioral traits naman ito.
ang pagkakapareho sa physical na anyo tulad ng kulay ng mata, anyo ng mukha at mga katangian, ugali at minsan ginagamit rin ito para tukuyin ang posibilidad na paternity. Bagaman hindi 100% din ito ay tiyak. So ang ibig sabihin, doon din sa mga sa physical na tinatawag na kunyari, yung mata ninyo magkapareho, yung anyo ng mukha, yung ganun, mga katangian, ugali, ito po ay tinutukoy din na posibilidad na baka ikaw ang ama, paternity, no? Pagiging ama. Bagamat hindi rin ito 100% na tiyak. Alam nyo guys, itong bagay na ito, yun, ito ang mga ginagamit noong wala pa ang DNA testing. Noong mga panahon na wala pa nga ang DNA testing. So, dyan po binabasihan sa mga pag-uugali, sa magkamukha ba kayo o ano, at saka sa blood type na tinatawag. Ngunit, nung lumabas na ang DNA testing, hindi na po ito mga nagagamit talaga, as in nagagamit na magpapatunay na yung ikaw talaga yung ama ng bata o ano man yan, no? So, yan po ang dalawang bagay na paraan. Ngunit sinasabi ko, balik-balikin ko, wala po itong ebidensya. Hindi po ito katunayan na 100% ay may katotohanan, magiging ebidensya. Ito po ay mga noon, panahon na ginagamit, no? Subalit, kung nais mo talagang eksaktong sagot, ang DNA testing ang pinakamaasahang paraan upang malaman kung ikaw ang biological ama ng iyong anak. So, yan lang po ang masasabi ko. At ito po ay pangkalahatan ng aking opinyon. Doon sa nagtanong, halimbawa yung anak natin is malaki na, tapos naghinala po tayo. Para sa akin po, para saan pa? Para saan pa para malaman? Dahil kapag nalaman ng bata, lalo na kapag meron na siyang pag-iisip, malaki na siya. Tapos sabihin ng tatay na ipa-DNA kita dahil baka hindi kita anak. Wala na po, sira na po ang buhay ng ating anak. So, ano na lang kung halimbawang masaya naman kayo, no? In spite kung ano man yung mga pangyayari, totoo man yan o hindi, o meron mang mga chismis, kung ano mang meron, kung bakit nagiging palaisipan sa atin na hindi natin anak, ang ating anak. Ano, mas minabuti na lang na, ano na lang, yung ipagpatuloy natin yung masayang samahan ng isang pamilya, no? Dahil dito po nakasalalay ang future ng isang bata. Dahil kapag ginawa natin ito, tapos napatunayan man o hindi, talagang mapaisip ang isang bata na bakit kaya ganun. So, baka masira yung ano niya, yung puso, no? O kaya yung mental state niya, no? Kaya para sa akin, para sa akin po ito, no? Mas minabuti na lang po na wag na lang po natin gawin. Labas na lang po kung halimbawang may ibang dahilan kung kailanganin talaga ng DNA testing kung anak mo ba iyon, ay wala na po akong magagawa. Pero ngunit kung wala namang mga, anong tawag dito, malalim na dahilan, nag-ano ka lang, may narinig ka lang na chismis na hindi mo yan anak, ganito, ganyan, no, ay wag na lang po dahil nakakaawa naman yung bata. So, yan lang po ang maano ko doon na rin sa mga nanonood. Kung meron man tayong mga pagdududa sa ating mga anak, hanggat wala po tayong malalim na kadahilanan para po idaan natin sa DNA testing, no? Para sa akin, kung masaya naman, wag na lang po. So, yan lang po guys. Sana nagustuhan nyo ang vlog na ito. At ito po ay galing sa ating subscriber, at ito po ay aking nasaliksik dahil hindi po tayo professional, sinaliksik ko lamang ito para lang po masagot ko ang tanong ng ating subscriber. So yan na po guys,
Sana nagustuhan nyo at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Bye-bye!